Jet boy. Ay kami. Si Sanggan ang natagbo ang patay. Ano? Saan siya nakita? Sa Billy House sa may bayan. Lily, may nakapagsabi sa akin. Ang taong pumatay kay Sanggan o si Diego daw. Si Diego? Hindi magagawa ni Diego yung sinasabi mo. Ang tawagin si Sanggano na estupido ay insulto sa mga estupidong tao. Mamamatay ka lang din sa wala pang kakwenta-kwenta dahilan. O may dahilan pa? How am I going to move ngayon na wala akong kanang kamay? Ha? Kahit kayo, para kayong mga manok na pinuhutan ng ulo. Wala kayong pinuno. Pero Gob, hindi lang kung sino ang pumatay kay Sanggano. Ah, ganun! Bakit o? Teka, sino? Sinong magaling na Poncio Pilato ang pumatay kay Sanggano, ha? Sabi mo. Si Diego Torillo. Yan. Yan ang masasabi kong kagulagulang tao na balita. Diego Torillo. Pwede palang pumatay ang isang taong may mabilis na buti. Pumatay si Diego Torillo. This is unbelievable. Kaya dapat, Gob, mag-ingat kayo. Hindi imposibleng kayo na isusunod niyan. Sobra ka naman, bata. Gusto mo namang matutop ka agad ang buntot ko. Hoy, mas gugustuhin ko pang mamatay sa kakatawa kesa ang matakot ako sa isang katulad ni Diego Torillo. Marami nang nagbalak pumatay sa akin. Matatakot sa isang bagitong katulad niya. Diego Torillo. Oh, Raul! You heard about what happened kay Sanggano? He died. And oh my God, guess who did it? It's your own bastard son, Diego Torillo. Oh my God, I didn't expect he can do it, ah, but he had it in him pala. Alam mo, Emilia, kahit sinong tao, basta isinagad sa sukdulan, sumasabog. Wow, ah, talaga ba? At galing talaga yun sa'yo? Wow, I can't believe it. You know, I feel the same way now, Raul, because I feel so blindsided kay Mama at to sa witch ng assistant. Talagang ikinukumpara mo pa yung pinagdadaanan ng anak ko sa mga walang kakwenta-kwenta mga bagay sa'yo, no? Ang lasi ka rin, Emilia. Ako pa talaga? Dito daw huling nakita si Sanggano, sabi sa balita. Baka nandito si Diego. Sige, anak, maghahanap ako. Samahan na kita, Nika. Sige, Jaboy.
madam ba yun? No, ma'am. Ano na naman ang ginagawa mo dito? This is my mama's den, and I am her daughter, so I have all the right to be here. So, if I were you, ibigay mo na sa akin ang mga files na yan, dahil I'm sure yun ang pinapaasikaso sa'yo ng mama ko. This is no place for amateurs, Emilia. Wala kang alam sa pagpapatakbo ng empire ni Red Dragon. Mercedes, I will forgive you for calling me an amateur. But you know, kung papayag ka, we can work together as a team. You handle the underground while I handle the outside. I'll be the figurehead of Mamai while she's not around. I'll get information from the outside like... Yung napatay ni Diego Torillo si Sangano, hindi niyo nalaman yun. Eh hindi ba? Ang tagal-tagal ko nung pinapagawa sa'yo yan. Remember, pinapapatay ko siya sa'yo? So maybe it's high time that you should work double time for that. Dahil matagal ko na siyang pinapapatay sa inyo, di ba? Remember? And I am also quick at picking up small gestures. I saw that. Mm-mm. So if I were you, you should do it now. No. I will wait for Red Dragon's instruction. Ang mama mo ang pumulot sa akin sa kalye kung kaya't nandito ako ngayon. And it would be a disservice for everything she's done for me kung susuwayin ko lang siya. Ikaw, ikakatuwa ba ni Madam kung may gagawin kang hindi na gusto? Oh, you mean to say, ayaw ng mama ko na nandirito ako? You are putting words into her mouth. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo binibigay ang mga sulat na yan. So, I'm going to stay. Nay. Anak, nakita mo na ba siya? Balikan kaya natin siya sa bahay ni Nanay Luring. Wala siya doon, Nay. Kahit di siya nagpakita, alam ko nandito si Diego. Anak, huwag mo siyang susukuan. Tara na, Diego. Lahat kami pumunta dito para hanapin ka. Lahat ng tao nag-aalala sa'yo. Sumama ka na sa amin. Hindi ako sasama sa inyo. Nababaliw ka na ba, Diego? Dahil sa pagpatay mo kay Sangano, ipapapatay ka ni Julio Argente. Alam mo ba yon? Hindi ako natatakot mamatay. Alam mo, Diego, gustong-gusto ko sumama sa'yo, Diego, dahil ito ang gusto kong paraan, dahas at armas. Pero pinigilan mo ako noon dahil alam mong hindi yun ang tamang paraan, di ba? Ano? Sumama ka na sa amin! At ikaw din ang nagsabi sa akin na hindi natin mapapabagsak ang mga Argente sa tamang paraan, kundi sa dahas. At ngayon tinawid ko na ang tulay na yun na hindi na ako makakasama sa inyo kasi madadamay kayo. At kung talaga nagmamalasakit ka kay Lily at sa mga kasamaan natin, yung wala kang babanggitin tungkol dito. Nakita niyo na si Diego? Di ba ho? Pasensya ka na ngayon na ako nakauwi rito. Nabalitaan ko ang tungkol kay Diego at ang pag-aharap niyo ni Red Dragon. Damian, inamin mo sa akin, nakilala mo kung anong klaseng kriminal si Red Dragon. Hindi mo man lang ba alam ang totoong pagkatao niya? Na siya si Helena Montoya. Lily, sana mapatawad mo ako. Gusto lang kitang protektahan. Lalong-lalo ka na kami, ha? Damian, nandito ka sa pamamahay ko. Sa pamamahay namin ni Lily. Saksi ka kung gaanong hirap ang dinanas ng anak ko para lang malaman kung sino talaga si Red Dragon. Na hindi mo sinasabi sa amin.
Pinuntahan ako ni Mercedes dito. Pinagtangkahan na papatayin niya kayo kapag sinabi ko ang totoo. Isa pa dahil nasa loob ako ng kampo ni Red Dragon. Nakagawa ako ng paraan para pagtakpan si Diego nung pumasok siya sa kampo bilang si Jaguar. Pero hindi mo pa rin maaalis ang katotohanan na tinrider mo kami. Damian, sana nagsabi ka na lang ng totoo. Hindi yung nagsinungaling ka pa. Mas maiintindihan ka namin eh. Kamya. Salamat sa pagprotekta mo, Damian. Pero sinaktan mo ako. Damian, sinaktan mo ako! Salamat ho sa pagproprotekta niyo sa amin. Pero siguro sa ngayon ho, pwede na kayong... Naiintindihan ko. Alis na ako. Dapat mo malaman. Nagtanong sa akin ng meeting si Attorney Fisher. Mukhang naghahanap ng padrino. Well, at least, natututo na silang makipaglaro. But then again, wag na. Ayaw ko na makipaglaro sa kanila eh. Siyado sila seryoso, they have no sense of humor. Ito gusto kong gawin mo, mga judge. Pagsaraan mo na ng pinto, si Lily Cruz at yung si Attorney Fisher. Naku, sayang yung attorney yan, ah. Magkaganda pa naman. Oo, yan, sexy. And, in return for your troubles, I give you this. Consider it an early Christmas gift. Eh, kung ganun, di wala na tayong dapat pag-usapan. Sabi ko na nga may pagkamali siya, Judge. You are a man of action. Of course. Oh, thank you. Thank you. Love it. Kamusta si nanay kami? Malungkot. Pakiramdam niya, trinaydor siya. Meron akong sabihin sa'yo, huwag ka sana magalit sa akin. Ano yun? Nakita ko si Diego kanina. Wala akong balak sana sabihin sa'yo eh. Pero baka magalit ka sa'kin kung malaman mo yung totoo. Hindi pa daw siya handa bumalik sa atin. Naiintindihan ko. Pero alam ko, babalik siya. At hindi ako magsasawang hintayin na bumalik siya, Chepoy.
Tignan mo. Tignan mo ang handiwork ng bastardo mong anak. Kahit na kailan, salot. Aba, Emilia, mabuti naman at naaaliw kita. I just remember those times sa pinagtatawanan mo yung hallucination ko kay Lily Cruz. Now it's happening to you. And your fear is legit over Diego Torillo. Shut up! Raul, tumutubo na ang sungay nitong anak mo, ha? At kung hindi mo siya pagsasabihan, ako mismo ang babali sa sungay niya. Don Diego, no, yung nakaharap niyo, Papa. Siguro nakalimutan na lang ng bata na naging parte siya ng pamilyang to. Nakalimutan niya na naging lolo niya kayo. Eh kung kalimutan ko rin kayang asawa kita, now you have to choose between Diego or the Argentes. Choose. Eh di napipi ka na naman. Wala akong pakialam dito sa asawa mong si Raul Emilia. Ang mahalaga sa akin ay magsama-sama tayo at magkaisa bilang isang pamilya. Ang dumadaloy sa ating mga ugat ay lantay na dugo ng Argente. At ayokong mahaluan ng dugong pisante o vigilante ng Diego Torillo niya ang dugo ng aking apo na si Arnaldo. Dark. Ay, nako. That's it, okay? You're coming home. Jenny, ayusin mo yung kwarto. Hindi na kailangan. Gusto ko na makausap si Lolo. Okay. Arnaldo, hindi ka na babagay sa kubong yun kahit na may bodyguards ka pa. And pwede pa. You are an Argente. You are meant for greater things. So that's why come home na here. Hindi na nagbabait-baitan ka. Tingnan mo nga. You heard the man, Emilia. Leave my grandson to me. Marami kayong pag-uusapan. Bye. Ah, he should come home soon. Make sure you do everything as instructed, especially concerning the documents. Yes, ma'am. Another package came in for you. Masyadong napapadalas ang messages sa'yo ni Madam. Marami akong ikinonsulta sa kanya. Leave. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained, you will also suffer defeat. Kilalanin ang kaaway. Lituhin at kumilos ng hindi nila inaasahan.
Dito mo lang makakamit ang tunay na tagumpay. Dalhin kay Red Dragon ang mga papeles sa address sa ibaba at hindi sa unang napagkasunduan para hindi matunto ng kaaway. You've always been smart at doing the unpredictable, madam. Nasusunod. To join me. So, tingin ko lang kailangan natin pagdasal ang kaluluwa ni Colonel Sanga, no? In the name of the Father... Arnaldo, hindi kita binabastos, hindi ko binabastos sa pagdadasal mo. Pero whatever you call this, pray over, prayer for the dead, or kung anuman para sa kaluluwa ni Sanga, no? Maaari bang mamaya na natin gawin yan? Mas may higit na mahalagang dapat mong malaman kung sino ang pumatay kay Sangano. Walang iba kung hindi ang magaling mong kapatid na si Diego Torrillo. Siya ang pumatay kay Sangano. Alam mo, napapagkamalan lang ako ng maraming taong masama eh. Akala nila napakasama. Pero sa totoo lang, sa pagitan namin dalawa ni Diego, higit na mas kriminal ang kapatid mo niya kaysa sa akin. Lord, hindi ko kayang paniwalaan niya. Napakabait ni Diego. Hindi niya kayang pumatay ng tao. Isang tambak na mga mamamatay tao ang mga yan! Hindi ako nagagalit sa'yo, but I'm just stressing the fact. Ako ang lolo mo. I'm your grandfather. I'm the only one whom you can trust. Because I only have your welfare in mind. Nothing else. Ang gusto ko lang, kung anuman ang ikabubuti mo. Kaya't pakiusap ko rin sa'yo kung pwede lang iwanan mo na ang bukid na yan at ang bahay-bahayan mo ron. And come home. Live where a proper prince like you should live. Dito sa kaharian natin. Lo, sinabi ko sa inyo na hindi ako uuwi dito. Wala pa rin nagbabago. Kaya ako nagpunta dito dahil marami akong tanong at... baka ikaw ang makakasagot. Marami akong tanong tungkol kay Lily. At kung masasagot niya yung tanong... Babalik ka. You see? I am right. You have it in you. It's natural. It's natural for an Argente to be a great negotiator. Okay? Babalik ka. Do we have a deal? I will answer all your questions. But you have to come back home. That's my grandson. Red Dragon wants to see me privately. Maiwan kayo dito sa labas. Here are your files.
There's nothing more painful than trying to see your loved one enter the enemy zone. Pinaiimbitahan ka ni Red Dragon. Si Red Dragon nga, si Helena Montoya, but there's something missing. Hahanapin ko. Beware of women in heels. Ni hao, Mercedes. You? Yes, Mercedes. It's me. Pamatay sa ganda. At bakbakan. Wild flowers.